Welcome back to my YouTube channel. At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano magpa-online appointment sa LTO. Please keep on watching my video guys! Hello guys, ngayon isi-share ko naman sa inyo kung paano magpa-online appointment sa LTO. So, first gawin guys, punta lang tayo dito sa Google Chrome. Click lang natin to. And then, search natin sa taas, online driver's license. So, online driver's license. So, click lang natin to. And then, click lang natin tong LTMS online portal. And then, dito guys, sa itaas, may makikita tayo dito na itong plus. So, click lang natin to para makapag-register tayo. So, click natin to. And then, dito may nakalagay terms of agreement. So, pakibasa lang lahat na nandito. And then, click lang natin tong yes, I accept. Ayan. So, may check na. So, nakalagay dito, please encode the correct security code. So, type lang natin dito kung ano yung code na nandito sa itaas. So, type lang natin dito sa box. Ito. And then, click lang natin itong next. And then, dito may nakalagay registration. So, enroll as an individual or enroll as an organization. So, ito lang yung pipiliin natin guys. Enroll as individual. Click lang natin. And then dito may nakalagay na reminder. Failure to provide your existing license can delay your application. So, do you have a Philippine driver's or conductor's license? So let's say magre-renew tayo sa ating driver's license o kukuha tayo ng driver's license. So, click lang natin tong no. And then, click lang natin ang next. So, ayan guys. May nakalagay dito, are you a Filipino citizen? So, click lang natin tong yes. And then, click lang next. And then, dito guys, enroll individual. So, paki-fill up lang lahat na nandito. So, dito name. Type nyo lang dito, last name, first name, middle name, tsaka dito, birth date. So, date of birth, lagay nyo lang dito. And then, gender, kung ano kayo. So, male ba or female. So, paki-choose na lang dito. And then, mother's maiden name. Last name ng mother's maiden name, yun yung pagkadalaga ng mama ninyo. So, lagay nyo lang dito, last name. At saka first name, at saka middle name. Pagkatapos nyan guys, click nyo lang tong next. Ayan guys, so may nakalagay na dito contact information. So, lagay nyo lang dito yung update na email address ninyo. So, type nyo lang dito guys, yung email address. And then, paki-confirm na lang sa email address ninyo dito. So, take note lang guys na ano guys, yung may lagay nyo dito na email address is updated kasi doon mag-i-email si LTO mismo sa email address ninyo. And then, dito guys, sa mobile phone number, so lagay nyo lang dito yung updated na mobile number ninyo. And then guys, click lang natin tong create account. Guys, ito na guys, you are successfully registered. So, dito may nakalagay na please click the link sent to your email to verify your account registration. Otherwise, it will automatically be deleted. So, ano guys, open nyo lang yung email address niyo. So, check nyo lang agad yung email address ninyo guys. Kasi doon mag-verify or mag-e-email si LTO sa email address ninyo. So, pagkatapos guys, click lang natin tong okay. So guys, i-check lang natin yung email natin. So click lang natin tong Yahoo Mail. So ayan na guys, nag-i-email na si LTO. So paki-click lang nito. So click ko lang to guys, itong email na ito. And then dito may sinasabi si LTO. So
So guys, para ma-confirm natin, so click lang natin tong link. Ayan, so ito nang lumabas guys. So ayan guys, may nakalagay dito new password at saka confirm password. So kailangan guys minimum 8 characters. So type nyo lang dito new password ninyo at saka paki-confirm na lang. And then pagkatapos guys, click lang natin tong set a password for login. So your account has been verified or confirmed. And then click lang natin tong sign in. Ayan guys, so dito tayo guys sa licensing. So click lang natin tong licensing. And then dito guys, kailangan natin ma-fill up lahat dito guys. And guys, type nyo lang dito civil status, date of birth, and then place of birth, and then educational attainment. And then dito guys, may nakalagay medical information. Ilagay nyo lang dito gender. Dito guys, weight and height. And then dito may emergency contact. So type nyo lang dito name, contact number, address. And then employer. So dito guys, mother's maiden name, lagay nyo lang dito last name ng pagkadalaga ng mama ninyo at saka first name, and then middle name. So dito guys, main address, so street/village, lagay nyo lang dito, and then province, and then city, and then barangay, kung anong barangay kayo, and then zip code. Click lang natin to apply changes, and then click OK. And then punta na tayo sa licensing, so click lang natin to licensing. So dito guys, basahin lang natin to, and then click lang natin tong accept. So ayan, online application form. So let's say kukuha tayo ng student driver's permit, so i-click lang natin to. So by the way pala guys, kailangan natin ma-add yung medical certificate natin dito sa ibaba. So ayan guys, kasi mandatory yung medical certificate number, so type lang natin dito kung ano yung certificate number natin sa medical, and then click lang natin tong verify. Ayan guys, student driver's permit, so click natin to, and then click next. And then dito guys, as you can see, type of application. So dito, click lang natin tong new. So ang makikita natin dito, medical certificate not found. So this is sample lang guys, kasi wala akong medical certificate. So kung meron kayong medical certificate guys, so pwede nyo i-upload guys. And then dito guys, click ko lang tong renewal. And then sa renewal guys, nag-need din siya ng medical certificate. So this is sample only guys. So sa akin guys, wala akong medical certificate, so hindi ako makapag-renewal. So kapag meron kayong medical certificate guys, so paki-upload lang. And then sa renewal guys, hindi din ako makagalaw, so kasi kailangan niya ng medical certificate number. Kapag meron kayo ng medical certificate number guys, so i-upload nyo lang katulad sa sinasabi ko kanina. And then dito duplicate, so click lang natin to. And then dito guys, student driver's permit, kailangan din dito mandatory yung student driver's number ninyo. And then dito expiry, so mandatory din kung ano yung expiry ng student driver's permit ninyo. And then click lang natin tong next. So yan lang po guys, kailangan natin mag-add medical certificate number. Kasi kapag hindi tayo makapag-add ng medical certificate number, hindi tayo makapag-transact. So katulad ko guys, hindi ako makapag-transact kasi wala akong medical certificate. So this is sample lamang guys. So dito guys sa driver's license, so click lang natin to. Tingnan natin kung ano yung kailangan sa driver's license. So dito guys, makikita natin dito sa type of application. So sa new guys, hindi ako makapag-proceed kasi wala akong i-upload na medical certificate number. And then sa renewal, nag-need din siya ng medical certificate number. So kapag meron kayong medical certificate number guys, i-upload nyo lang dito para makapag
proceed kayo sa transaksyon ninyo. Bago lang kayo na ano magkukuha ng driver's license, so click nyo lang to new. Sa akin guys, hindi ito maklik kasi this is sample lamang guys. And then dito guys sa renewal, kapag mag-renew kayo, click lang tong renewal. And then dito guys sa akin, may lumabas na medical certificate. So hindi ako makapag-proceed guys kasi sample lamang. Kasi wala akong medical certificate number na na-i-upload dito. So kung meron na kayong medical certificate number guys, pwede na kayong makapag-re-renew or kumuha ng bagong lisensya. And then guys, mas mabilis ito guys kasi pagdating natin doon, wala na tayong pipilapan. And then tayo rin yung magsiselect kung saang LTO tayo na malalapit sa atin. At least guys, na ipakita ko sa inyo kung ano yung best way na makapag-appoint tayo sa LTO, kung ano yung mas mabilis. So pagdating natin doon, wala na tayong masyadong pipilapan. So ang gagawin lang natin kung may ipreprint tayo, yun lang yung maipapakita natin doon. So alam na nila yun, so mas mabilis yung transaksyon natin. So wag natin kalimutan yung medical certificate number guys, kailangan talaga yun. Kasi kapag wala kayong medical certificate number, hindi tayo makapag-transact guys. So yun lang guys, thanks for watching.